Talagang ganito na yata itong sa may palapit sa Bali Cruz. Traffic na talaga, no? Kaya yung City Government of Cabanatuan, ayun, merong ginagawang flyover, mga kachokaran, dito sa kabaan ng Nueva Ecija Aurora Road. Dahil ganito, no? Kapag napasukan ng ilang mga malalaking truck ang highway natin, tiyak na nagbi-build up ang trapiko. Maraming mga truck doon sa likuran natin ngayon at saka dito sa harapan. So yung ano na yon, yung flyover magiging gamot solusyon dito po sa nagkakabuhol-buhol na to sa mga kanto. So ito po kasi itong pinupuntahan natin na to patungo ito, kakross nito yung Vergara Highway. So yung pamahalang lungsod nagagawa nga ng flyover doon po sa Vergara Highway na yun, papunta na doon sa may Cruz Roja, Cabanatuan City. So hindi na sila kakailangang tumuntong pa dito kapag wala rin lang business sa Cabanatuan City. Hindi na nila kailangan tumuntong pa dito sa highway na ating kinalalagyan ngayon. Diretso na sila doon sa may Cruz Roja. Meron ding ipinagawang tulay doon yung city government, no, sa across the upper Pampanga River. So merong ipinagawa pong tulay doon. So patungo na ng Talavera. Yan, kita nyo. Kani-kanina pa rin po, ah, bago tayo nagbukas ng camera, kangi-kangi na pa rin itong traffic na to. Buti nga ngayon gumagalaw-galaw ng kaunti. Kangina talaga pong nakahinto. Pero ayan, medyo kung mainipin ka, mainip ka talaga. Bagaman at lagi naman ang ating mga lansangan, kailangan ng magbaon ng pasensya, ika nga. So sabi nga ni President Bongbong Marcos, marami ng mga administrasyon ang dumaan. And of course, he was speaking about Metro Manila traffic, no? Sabi niya, doon daw sa Metro Manila, ang problema sa traffic doon ay yung disiplina, mga kachokaran ng ating mga motorista. Marami na ekang dumaan na administrasyon, nagpagawa ng mga tulay, nagpagawa ng kalsada, nagsakatuparan ng iba't iba nga namang mga scheme, pero yung problema sa trapiko andyan pa rin. Nag-i-spill over na po sa mga probinsya ito, ha. Imagine ngayong kachokaran ay holiday, sapagkat ngayon ay April 9, araw ng kagitingan, mga kachokaran, and yet ganito po, nabuhol pa rin ang trapiko. Yan, yung dinaanan nating isang maliit na kanto kanina, doon na nakahinto. Mga kachokaran, ayun, oh, doon na nahinto yan. Ayun. Okay. So, kaya nagkaganyan na rin itong kasalubong natin. Karaniwan naman dito sa kanto, pagdating natin dyan sa may flyover, luluwag na yan, eh. Dahil dyan po may mga nagmamando na mula sa Traffic Management Division ng Cabanatuan City. So, kaya kangina, di ba, maluwag naman yung kasalubong natin. Karaniwan, paglampas po sa kanto na yan. Kaya kung matatapos na yung isinasagawang flyover na yan, I suppose and I believe, no, na magiging malaking solusyon yan. Pero po sa ganitong paghigpit ng daloy ng trapiko. Dahil nga yung mga kukross lang, hindi na kailangan dito dumaan. Yung flyover na yan ay pinapagawa po ng pamahalang lokal through local funds. Ito yung mga truck, no, na kasalubong naman, galing naman dun yan. Sa may bandang kanan natin. So yung mga sinusundan natin, nakalikunan yan. Kaya medyo umuusad-usad na tayo. Nakalikunan. Diyan sa bandang kanan, karaniwan po ang pinupuntahan yan, eh. Oh, no right turn daw ang ano, mga eto nga sinasabi natin, mga taga-traffic management division ng Cabanatuan City. Ayan. So, eto po. Sila naman ngayon, yung medyo mahaba-haba, yung papunta doon. Sabi nga, di ba, yung in-expect natin kanina, paglampas ng ginagawang flyover na yon, maluwag. Pero walang kinalang flyover. Dahil ando lang naman siya sa taas, eh. Yun lang ang marka. Kaya nga po, itong paghihigpit na to, itong pagbagal na to, na nangyayaring madalas, yun ang gustong solusyonan ng flyover. Kasalukuyan pa lang po
yung construction, mga kachokanan. So in-expect after noon, gaganda na. Kahit paano, itong ganito, yung takbuhan na ng yung daloy ng trapiko, takbuhan ng mga sasakyan. So, yan. At ito medyo, aba, medyo bagal pa rin dito. May ano, karaniwan. Ah, doon naman sa papuntang ano, apuntang Sangitan. Ah, mga katsokanan. Yung temporary Sangitan Public Market. Hindi yan Sangitan. Pero temporary public market po yan. Kasi ginagawa naman yung talagang Sangitan Public Market. Yan. So may kumakanto rin po yan, mga biyahero naman. Ano kasi yun eh, wholesale. Para dun sa mga hindi po masyadong nakababatid sa Sangitan Public Market, yun po yung bagsakan ng gulay at iba pang mga produkto mula sa Nueva Ecija at mga kalapit na lalawigan patungong Metro Manila. Dito po bumibili yung mga taga Metro Manila ng iba't ibang mga agricultural products. Ayan, yan yung yan siya kwento natin yan. Ayan, yan po. So, thank you.